Yo! Mga sir, dalawang installation yung gagawin natin ngayong araw. Una, itong hollow switch. Papalitan natin yung switch na ginamit natin last time dun sa may blue water natin. Kasi guys, dun sa switch na yon nagkakaproblema ako. Pag nabasa siya, naglolokong, hindi siya gumagana. So, tingin ko yung switch na nabili ko na yon hindi siya totaling waterproof talaga. So, ito, hollow switch na yung gagamitin natin. So, tignan na lang natin kung di pa uubra. And then, gaya ng sabi ko, dalawa nga yung gagawin nating installation ngayon. Ito yung isa. Tada! Ano nga ba to? Hindi, ano to guys? Ito naman, push button. Para saan ka mo? Yung push button na to, ilalagay natin siya dun sa may blue water. So, ang mangyayari niyan, passing light. Yan ang magiging installation naman itong isa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-i-install niyan. So, tara! Simulan na natin, no? Take note nga pala mga sir, no? Before nyo sundan yung gagawin kong installation ngayon dito sa hollow switch na to, make sure na yung tutorial ko muna ng blue water napanood ninyo. Kasi kung naalala ninyo, ito yung stock natin, no? Na switch na ginamit ko sa blue water. Ayan siya. So yan kasi nakaka-bad trip. Pag umulan, naglolo ko. Siguro pag nabasa sa loob, yan. Kaya siya nagkakaganon. Ngayon, ang ginawa ko na, binunot ko na yung dalawang wire na nakatap dito. So, kung naalala pa ninyo, dun sa tutorial ko, no, sa blue water. Yung isang line, di ba, yung power source, dun ko kinuha sa headlight. So, ito yun, yung may black. Lagyan ko ng tap, ay, ng markings, ng electrical tape, para di ako malito. And then, itong isa, ito yung dumiretso, dun na sa may relay mismo. Yan. Di ba? Positive lang po ang kailangan ng connection na ito, ha. Huwag po tayo malilito dyan, mga sir. So, ang gagawin ko, ang problema ko rito, ayun, yung mga sir. Dito kasing busihin ako, eh. Diba? Tingin ko, tatamaan to. So, basta yun, ako nabahala dun. And then, ito pala, guys. Dali lang. Binaklas ko na ulit lahat yan para mabilis, no? And then dito, saan na yun? Ito naman, binaklas ko na. Bakit kamo? Kasi ito guys, yung push button na nabili ko. Momentary ata yung pangalan na ito. Basta push button siya guys. So dito ko siya ilalagay. Yan, dito. Sa part na to. Magbubutas ako dyan. And then dyan ko siya salpak. Maliit lang naman siya, eh. So itong nabili ko, waterproof na rin kasi ito. Yan. So don't worry, makikita nyo mamaya yung pinaka-output yan once na matapos na natin yung project natin, no? So unahin muna natin yung sa hollow switch. Yan. Meron akong binago sa may hollow switch ko. Kung napapansin ninyo, nakasunin yung cable tube siya. Kasi po, yung socket niya, tinanggal ko. Ito. Kasi kung nakita nyo naman kaganina, babangga siya rin sa busina ko. So, gagawa ko na lang ng paraan para hindi siya tumama rin, no? Kaya naging ganito na siya. So, naging apat na lang yung wire niya kasi itong isa, normally close. Sa diagram naman, nakita nyo naman, hindi naman natin gagamitin yan. Ang gagamitin lang natin, yung normally open. Kasi ang normally open, yun yung kapag pinower on na pag pinower on nyo na yung... Tama naman, ah. Yun nga, pag pinower on nyo yung hollow switch natin, tsaka lang siya iilaw, diba? Kasi kung dito kayo mag... Kung yung itong normally close, yung gagamitin natin na ipapartner natin dito sa may positive, ang mangyayari niyan, kahit nakasarado man yung switch natin, yung ilaw niya din namamatay kasi naka-normally close nga, eh. Pero kapag naka-normally open, magbubukas na siya kung i-on na natin. So, yun. Catch nyo naman na siguro yun, no? So, yan. Apat na lang yung wire niyan. Itong isa, nalagyan ko pa rin ng shin cable tube to.
para sigurado. Mahirap yung mag-iwan tayo ng mga ganito eh. So yun, install ko na muna to mga mamangaser, no? And then papakita ko na sa inyo yung ating installation. So kaya nasabi ko, sasalpa ko na muna yung mga switch, no? Wait lang ha, sara ko ng tong kutsilyo na to, baka tayo may diskrasya pa, no? Yun. So eto na siya. Ito yung push button. Sigasan po. Ay hindi, ano lang, dumi. Ito yung push button, no? Ito yung passing light para sa blue water natin. Ayan. So nakabit ko na siya. Itong push button na to, dalawa lang din yun yan mga mamangaser. Ayan, no? Ayan. Waterproof po yan, kaya kahit mabasa lang walang problema yan. Hinanap ko talaga to sa online. Tagal kong hinintay ito kasi overseas pa yung ship niya. Yung shipment na nangyari. So yun, tsaga-tsagaan lang. Medyo matagal talaga dumating. Nalagay ko na lang sa description yung link kung saan ko na nabili ito. Then yung sa halo switch naman, yun o, nasalpak na natin o. Yan. Ready na. Then sa kabila nyan, ito, yan. So kung nakikita nyo, may abang na wirings na agad. So ulitin ko lang din ulit. Itong green, ito yung common na halo switch natin. Ito. So ayan, tinapan ko na siya. Ayan, oh. Ayan. And then positive and then normally open. Magkasama po yan. Ito na siya, tinap ko na rin. Ayan. Mga abang pa lang naman to mga sir, no? Hindi ko pa talaga tinatap yung mga wiring sa to. So pinapakita ko lang sa inyo dito sa dugtungan kasi baka may mali to kayo bigla. So ayan, positive, normally open, magkasama. And then sa kabila, negative. Yan. Negative. So ang negative natin, body ground lang po siya, no? Doon yun lang siya itatap mga sir, no? Wala na ibang tatapan yan, doon lang. So balik tayo dito, no? Kung naalala nyo kanina, itong may type na to na kulay itim, ito yung power source galing headlight. Dito natin itatap yung common. And then dito sa kabila, yung galing relay naman, ito yun. Dito natin itatap yung normally open, yung positive, saka yung white na yan. So tara, tap na natin siya. Unahin muna natin yung common, yung kulay green. So yung kulay green, ito siya. Yan, ito yung green. Ito. So ito yung green. Tap na natin siya dun sa may power source ng headlight, no? Tap natin. Testing muna ha, mga mamanga sir. Baka mamaya hindi gumana eh. Napahiya pa ako sa inyo. Then mamaya na natin siya ipifix. Once na matest na natin na gumagana talaga siya. Yan. So ayan, no? Tap na natin siya. Ano to, common ng halo switch natin, ha. Nakatap dun sa may power source ng headlight. Power source ng headlight. Ito yung wire na yun. And then, itong isa, normally open naman. So, ito yung wire na yun, eh. Ito. So, ito siya. Ito. Ito. Ang hirap, eh. Yan. And then, itong isa naman, ito yung sa normally open ng halo switch natin. Ito yun guys, tap na natin, oh. Ito galing relito, ah. Kayo malilito at baka malito kayo ng pagkakatap, hindi po gagana yan. Yan, testing muna. And then syempre may nakalimutan pa tayo, itong nag-iisa, ito yung black. Ayan, oh. Black yan, ito yung black. Body ground po siya itatap. So saan ba magandang itap to? Body ground. Mga sir, yung body ground dito ko tinap. Focus natin, ha, para makita nyo. Temporary lang to. Sensya na kayo, ha, madumi. Wait. Yan, ito siya, oh. Ito. Yan, body ground, ito siya. Yan. Yan, ito siya.
Basta sa body ground to, negative ng halo switch. Tatest ko na muna kung okay ba yung connection natin na yan. So tara, power on natin na. Yan, power on na. And then power on natin yung halo switch natin. Tadaan! As you can see, umiilaw po yung halo switch natin pag naka-on lang. Yan yung sinasabi ko kaganina sa inyo. And then, yung blue water natin, ayan, umiilaw. Ayan. Para mas makita nyo. Yan. So, umiilaw siya. Tama mga sir. So, ibig sabihin, tama yung connection na ginawa natin sa halo switch. Next naman is ito. Push button. No? Yan yung sa passing light natin. Take note ha, itong switch na to, mga sir, hindi yan kagaya ng switch na kapag pinindot ninyo, naka-on na. Push button na po siya, literal na push button. So, itatap na muna natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung magiging connection naman nitong push button natin, yung passing light na yan, no? Sa blue water. So, balik tayo ulit dito, mga sir. Ito, ganina, kung naalala nyo. Naalala nyo pa, sigurado. Ito, ito yung side light, diba? Ito yung galing sa relay. Ito ang dalawang to. Once na magdikit kasi yan, iilaw ang blue water natin. So, ang nangyari kasi, kaya tayo naglagay ng halo switch para syempre, makontrol natin yung ilaw ng blue water. Kasi kung wala tayong switch dyan, no? Kung wala tayong switch dyan, naka-steady ilaw lang yan. So, yun ang purpose ng switch natin para magkaroon siya ng on-off. Mapatay natin siya. So, kung dito nag-start, kung itong dalawang to ang connection para umilaw ang blue water, ibig sabihin ang wirings ng push button natin or yung passing light na gagawin natin, push button na lang para din na kayo malito. Ayan, dito natin itatap, tag isa lang dito, kahit magkabaliktad man to guys, itong dalawang to na galing, itong wire na to galing itong push button ha, ito yung wire na to, hinabaan ko lang, mamaya ko na ayusin, papakita ko lang sa inyo. Itong dalawang to nakatap to dito. Kahit magkabalik ta dyan, okay lang. Walang polarity yung switch na yun. So, tema. Papakita ko sa inyo, ah. Sama mo na natin dito. Yan. And then, yung isa sa kabila. Teka lang. So, yan. Natap na natin. Ngayon, ang gagawin naman nating test, halo switch, pailawin natin ulit ang blue water gamit ang halo switch, no, na in-install natin. And then, pangalawa, yung in-install naman natin na push button. So, tara, try natin. Power on natin muna. Ayan. Testing muna natin yung halo switch, no. May ilaw. Papatayin ko siya. Yan. Ito naman testing natin. Ang ating push button. Yan. As you can see guys. Yan. Hindi siya yung nakasteady na ilaw pag pinindot nyo. Ayun o. Pag pinindot ko, tsaka lang siya ilaw. Pag binitawan ko, wala na. O diba? So, ayan. Yan ang purpose talaga nyan. Kaya naglagay tayo nyan. Malaking tulong po yan, mga sir, no? Kaya sana nasundan ninyo yung tutorial na ginawa ko ngayon. Pero ang importante sa lahat talaga, dapat napanood nyo muna yung installation ng blue water. Kasi kung hindi nyo napanood yun, baka malito kayo kung ano na itong pinagtatap ko ngayon dito. So panoorin nyo muna. So ilalagay ko na lang din sa description sa baba yung video na yun na tutorial ng blue water. Para may guide talaga kayo. Hindi kayo malito, no? So ano kayo mangyayari? Ito pang nakurious ako eh. Anong mangyayari pag naka-on to? And then, pipindutin ko to. Tingin ko walang mangyayari. Ayan o, wala. Kasi naka-on na nga eh. O-on mo pa ulit. So, ayan. Parang di po siya gagana. Ayan. So, ayan lang. No? So, ang gagawin ko na lang muna guys. Itatap ko na mo. Ay, itatap. Ano pala?
ayusin ko na muna yung mga pwesto na ito. Tapos ipapakita ko sa inyo yung pinaka final output ng installation na ginawa natin. So ayusin ko na muna kasi medyo magulo yung wiring ko. Yan. Ito hanapan ko pa kung saan ko kung saan maganda patakbuhin ito, no? Hanapan ko siya ng pwesto. So yun, sana makatulong sa inyo, no, mga mga sir. So dyan lang kayo, ha. Pabalik ko na muna, ayusin ko muna yung pwesto, ibabalik ko na yung mga fairings, and then itas natin ulit, okay? So mga mga sir, no, ano yung pinaka final output natin. So hindi ko napapandarin yung motor ko kasi maingay na at tulog na yung mga kasama ko sa taas. Excuse me. Itatest na lang natin ulit, no, yung hollow switch na in-install natin, and then yung push button o sa madaling tawag nila, passing light. Pero sa blue water ko nilagay. Yung iba kasi nilalagay dito sa headlight. Sa akin, hindi ko na ginawa. Sa blue water na lang para mas kapansin-pansin. So, test pa na natin hollow switch, no? Ayan, nakailaw na siya. Ayan, oh. Diba? Nilagyan ko ng balot pala yan, mga mga sir. Kasi umuulan, hindi pa ako nakakabili kasi ng parang takip niya. So, kahit nasabihin mo waterproof yan, mas maganda yun na nanginigurado tayo. Pag nabilang ko ng takip yan, tsaka ko tatanggalin yung balot na yan. Para lang siguradong hindi siya mapapasukan talaga ng tubig. Yan. So, patayin natin. Try naman natin yung ito. Ang ating push button na in-install. So, let's try this. Fuck. Diba? So, ayan. Ito pala, kung maglalagay man kayo ng push button, make sure lang na yung sa naabot nyo pa rin kahit na nakatakbo kayo. Diba? Ang purpose lang naman natin ito ng push button, kaya tayo naglagay nyan, para to sa mga may malalaking sasakyan. Halimbawa, mayroong mga sasakyan sa harapan natin, and then madilim yung area, hindi tayo napapansin sa likuran nila. So, para mapansin nila tayo, ito yung pag-agaw pansin natin. Ayan. So, bakit push button? Kasi kung i-steady yung blue water nyo, baka imbis na pagbigyan kayo, mairita lang sa inyo. So, at least kung ito, yan, ang signal na yan para nagpapaalam lang kayo, no? Na maging aware lang sila na mayroong tao pala sa likod nila. Kasi ang mga truck na yan, malalaki ang blind spot nyan. So, hindi tayo napapansin talaga agad yan. Kaya sa mga mahilig magsingit-singit, mag-overtake pala sa mga truck na yan, ingat po tayo dyan. Kasi malaki ang blind spot ng side mirror ng malalaking truck. Hindi tayo napapansin agad yan pag nag-overtake tayo or nakapwesto tayo sa gilid nila. So, yun lang, no. And then, sana makatulong sa inyo to, mga sir. And supportahan nyo sana yung channel ko. Like nyo na rin yung video na to, share nyo pa para makatulong sa iba nating kapwa riders. And then, syempre, don't forget to subscribe, of course. Ayun lang, maraming salamat sa lahat. And then, shout out nga pala kay ano, kay Rog Moto. Yan. Thank you, brother, sa suporta. So, ito na. Ito pa yung isang tutorial ko, no. So, alam ko mapapanood mo rin to. And then, ride safe sa'yo. And then, yun lang. Ride safe sa ating lahat, mga riders, no. Maraming salamat. Hindi lang kay Rog Moto na nagpa-shoutout sa akin. Ganun na rin sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po, mga kaibigan. Thank you. So, God bless po sa ating lahat. And then, ride safe po palagi. So, peace. Love you, mga ka-riders.